Higit 50 nga sa 135 na nasawi sa Morbi Bridge incident ay mga bata. Well, nangyari po ito noong Linggo, October 30, bandang alas 6:30 ng gabi matapos ng bumagsak o mag-collapse ang isang tulay sa Gujarat State ng bansang India. Well, ang nakakagulat po dito, ikakabukas nga lang nitong tulay na to last October 26 matapos nga nitong sumailalim sa 6 na buwan na repair. So, ano nga bang nangyari? Bakit ito bumagsak? Well, ayon po sa mga witnesses, bago nga mangyari yung trahedya, nasa 400 mga tao raw yung nasa bridge noon. Ang iba nga sa kanila, may kita natin sa video na ito na tila inaalog pa nga o sinishake from left to right itong tulay bago nga ito tuluyang nag-collapse. Kaya nga isa sa itinuturong dahilan sa pagbagsak nito ay overloading talaga. At kaya pala napakaraming tao nga noon sa bridge na ito ay dahil nga sa celebration nila sa Diwali Festival at dahil naitaon na holiday rin noon. Kaya naman maraming turista nga yung pumunta. Nalaman nga rin natin na itong tulay pala na ito ay itinayo pa nga ng mga Briton noon sa India taong 1900 pa. Kaya nga matanda na talaga to. May haba nga itong tulay na 755 na talampakan at lapad niya na 4 na talampakan. Well, sikat po itong atraksyon sa mga turista doon sa lugar na yon. At dahil nga sa may katandaan na ito, kamakailan nga lang isinailalim ito sa 6 na buwan na repair. At kakabukas nga lang nito sa publiko last October 26. Pero hindi pa nga ito nalilingguhan ay bumagsak na ito noong October 30. Sa investigasyon nga ay nalaman natin na napatid pala ang kable ng wire nitong tulay kaya ito bumagsak. Isa nga sa mga survivor sa nangyaring trahedyang ito ay nawala na ng grabe 7 miyembro ng pamilya niya. Samantala, sinasabing 2 taong gulang naman yung pinakabata sa mga naging biktima dito sa trahedyang ito. Marami nga sa mga nasawi dito sa trahedyang ito dahil nga sa nagkatanda patong-patong sila nung mahulog na sila sa taas na higit 30 talampakan. At bukod pa nga dyan, sa ilog rin sila nahulog kaya nga marami nga sa mga nawala ng malay either nalubog o kaya ay tinangay ng tubig. Sa isang video nga may kita natin na yung mga nakaligtas pilit na lumalangoy nga papunta sa gilid ng ilog. Nagtulungan na nga rin yung mga residenteng nakasaksi na iligtas nga yung mga nakita nilang nahulog. Well, sa video na ito ay may kita natin silang gumawa pa nga ng parang human chain para nga mahatak papunta sa lupa yung ibang mga nasa tubig. Well, ongoing pa rin po ang investigasyon hanggang sa ngayon para malaman niya kung may naging pagkukulang ba talaga yung kumpanya na nagkumpuni nga dito sa serang tulay na to dati. Well, sa ngayon ay 9 na individual nga ang nasa kustudiya na ng mga otoridad. Well, lahat po sila ay mga opisyal nung kumpanya. Well, kung mapapatunayan nga na may pagkukulang sila ay maaari silang maharap sa kasong homicide. And with that, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at sa inyong suporta. Shoutout po sa lahat ng nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. And once again, kami nga po ang inyong kuya, si Kuya Edin, nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.